sa 52 pesos kada araw daw ang kailangang halaga ng isang tao para mabuhay ng marangal sa isang araw. Ayon po yan sa National Statistical Coordination o NSCB. Pero sabi ng isang ekonomista, tila hindi ito makatotohanan. Ito rin ang sentimiento ng marami nating mga kababayan na idinadaing ang mababang sweldo sa kabila ng tumataas na presyo na mabilihin. Live mula sa Quezon City, my report, si Dano Tingkungko. Dano? Jessica, 52.6 pesos nga no, ang kailangan ng bawat Pilipino bawat araw para mamuhay na marangal ayon sa National Statistical Coordination Board. Tumaas na raw ang halaga ng halagang yan sa mga nakaraang taon, pero ang bilang naman ng mga mahihirap sa bansa halos hindi naman nagbago. Sa outpost na ito sa Nia Road, nakadestino si PO1 Jojit Kawa ng QCPD Station 10. Dito sa Maynila, mag-isang tinutupad ng Pumong Isabel ang pulis ang kanyang mga pangarap. Para madugtungan ang pang-araw-araw na gastos, gamit na gamit ni Jojit ang 90 pesos na arawang subsistence allowance sa kanilang mga uniform personnel. Nagkakasya na lang eh, kaya ano. Eh, nakakaraos pa naman. Pero sabi nga nila, kung gusto, maraming paraan. Kaya nagloan si Jojit ng 200,000 pesos noong nakaraang taon pampagawa ng tahanan. Yun nga lang, isang taong pako sa mahigit 9,000 pesos ang buwan ng sahod niya. Kasama na ang subsistence allowance na dapat sanay pang emergency lang. Doon sa boarding house, magkano ulit? Ganun pa rin. 3,500. Opo. Minus yung kuryente 500. Tubig, 500. Minus, nagpadala ka pa ba sa pamilya mo? Mga 4,000 na lang pag sa isang buwan. Ito na lang ang panggastos mo na isang buwan? Mm. Divided by 30 days. Kasi isang buwan to, di ba? Mm. So lalabas, 46 pesos. Kaya nga. 46 pesos na lang? Sa isang araw. Naramdaman mo ba? Yan nga rin po. Mahirap, kaya nga mahirap eh. Ang natira sa sahod ni PO1 Kawa, hindi gaanong nalalayo sa poverty threshold ng National Statistical Coordination Board na 52.6 pesos kada araw. O halagang kailangan ng isang tao kada araw para mamuhay ng marangal. Umaabot sa 12% ang itinaas ng poverty threshold mula 2009 hanggang 2012, kasabay ng naitalang inflation o pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Bumaba man ang bahagya, halos hindi naman gumalaw ang insidente ng kahirapan sa loob ng 6 na taon. Isa pa rin sa kada 4 na Pinoy ang maituturing na mahirap. Mas marami pa raw ito kung nakabase ang poverty threshold sa mas makatotohanan ng halaga. Tanong ko sa iyo, mabubuhay ka ba ng 52 pesos sa isang araw? Realistic ka siguro, kahit $2 man lang, ano? $2, which is maybe around 90 pesos, mukhang grabe, no? Paliwanag ni Jok, no? Isa ang pagdami ng populasyon sa dahilan kung kaya't patuloy ang kahirapan sa bansa. Maangat nga ekonomiya mo, pero dumadami rin yung bata, no? Dumadami rin yung Pinoy. Eh, siyempre, halos in per capita terms, pag dinivide mo yung pie ng number of people, yung, halimbawa, ito yung ekonomiya, tapos dumadami yung Pilipino, eh, walang pagbabago talaga. Hindi rin daw dapat idugtong ang pagganda ng ekonomiya ng bansa sa pag-aho ng kahirapan kung wala namang garantiyang mararamdaman ito ng mahihirap. Ayon kay Jok, no, para tuluyang mapuksa ang kahirapan, dapat kumilos ang gobyerno para makagawa ng trabahong pangmatagalan at hindi panandalian lang. Magkadugtong yan eh. Walang trabaho, kahirapan, kagutuman. Ay, most likely kung wala kang trabaho, makakaramdam ka ng kahirapan. At paminsan-minsan, hindi ka kakain. Sa huli, aasa na lang daw si Kawa na maipasa ang resolusyon sa Kamara na naglalayong maitaas sa 150 pesos ang subsistence allowance ng mga uniform personnel na katulad niya. Jessica, sabi pa ng ekonomistang si Benjamin Diok, no, no, para daw magawa ng pamahalaan ng permanent job creation, ay kailangan daw mapalakas ang foreign direct investment sa bansa. At para daw magawa ito, ay kailangan marami daw kailangan ayusin sa bakuran ng pamahalaan, katulad ng pagpapalakas at pag-improve sa infrastructure at transport systems tulad ng mga airport at kalsada, pagtanggal sa red tape, at pagsiguro na mura at stable ang supply ng kuryente at tubig, among others. Jessica. Maraming salamat sa iyo, Dano Tingkungko.